Ay, mga kamakina, ay, may machine tayo sa labas. Gagawin. Kunin ko na. Yan, ito. Ito yung machine natin ngayon gagawin. Yan, may machine tayo dito. Ang sira niya is minor blood leak. So, madali lang 'to, i-calibrate lang 'to. Minor blood leak, madali lang 'to. Pero pag hindi madali 'to, may papalitan tayo dito ng piyesa. Yan, minor blood leak nakalagay. Blood leak. Hindi mo na marereset to pag blood leak. Minsan, tignan nyo yung drain. Kapag yung drain dire-diretso, may problema yung membrane pad nun. Yung bilog na itim na goma. Pag yung drain mo dire-diretso yung tubig. Pero pag yung drain hinto, normal yun. Pero yung dire-diretso, hindi siya umihinto, sabay ihinto, sabay dire-diretso uli. Natulo na tubig. Yan, magpapalit kayo sigurado ng membrane pad nun. Inisip ko na ako mga kamakina. Malamig sa labas. Yan, try natin calibrate kung makakalibrate. Kapag hindi natin ito na-calibrate, pwedeng sensor board, functional board, or yung pressure transducer o calibration lang. May mga connection sila. Sa experience ko, ganun lang ang ginagawa ko nagagawa ko kagad yung blood leak. Pero ito muna yung basic. Kakalibrate natin. Pag nakalibrate, di okay. Pag hindi nakalibrate, dyan natin siya hanapin kung paano natin siya mawawala yung blood leak niya.
at makakalibrate kung sakasakali. Pero tingnan natin, calibrate muna natin. Yan. Punta lang kayo sa, ulitin ko ha, punta tayo sa calibration. Tapos pagkatapos niya sa calibration, punta kayo sa blood leak. Yan. Tapos ito yung lalabas. Pagkatapos ng blood leak, ito na lalabas. Pag kinonfirm nyo, sabihin niya sa iyo kung nagagawin mo, sabay mo i-confirm. Pag kinumpirm na natin yan, yung blood leak dito sa taas, kailangan magmamats dito sa baba. Okay? Kailangan plus minus 5. Acceptable. Plus minus 5 ang acceptable niyan. Mga tailong ko. Isipon ako. Ayan, nagkakalibrate na siya. 4.99. Tapos kailangan dito magmamatch siya ng ano, plus minus 5, okay lang yun. Kailangan match. Kung 4.99, pwede rin yun. Ayan. Ayan na, calibration complete. Press press confirm set to save. Ko-confirm na natin. So, na-calibrate. Ngayon papatakbuhin ko siya kung lalabas pa yung blood leak minor niya. Kasi pag lumabas pa 'yan after nitong kinalibrate ko, sensor board na 'yan, functional o actuator board. Nasa tatlo lang 'yan. Tapos, pag wala doon, calibration ng direction at saka flow, tapos yung pressure transducer. O kaya valve 24 at saka 25. Okay? Yun ang mga location nitong blood leak na to. Tignan natin kung lalabas pa rin yung blood leak. Madali lang siya i-calibrate, pero pag hindi mo siya na-calibrate, yung blood leak niya, mahirap hanapin yan pag hindi mo kabisado. Magpapalit ka ng clear tube na hindi naman pala. Na hindi naman pala yun ang problema. Nangyari na sa akin yan siguro mga 3-4 na beses. Pero ngayon, hindi na ako basta-basta tumatakbo dun sa tube na yun. Ang ginagawa ko, kinakalibrate mo muna yung duration. Tapos, itetest ko yung blood leak. Pag wala, dun ako tatakbo sa mga pressure transducer, mga valve. Pag wala talaga, sa board na ako. Mga sensor, functional, at saka yung actuator.
Yan, yan mga tinitignan ko. Yan, may machine pa tayo sa labas na naghihintay. Tetesin lang natin to. Okay na to. Meron pa ako isang machine sa labas na naghihintay kasi, pero yung dilaw na may papel na yon, yung in-order pa yung pyesa niyan. So, wala na yung blood leak. Ang gagawin ko, itetest natin. Yan. Itetest natin. Pagkatapos ang test na ito, pumasa to. Goods na siya. I-heat disinfect ko. Sasignan ko na, tapos lalagay ko na doon sa labas. Kasi meron pa tayo dito, nag-iisa, naghihintay. Plus, meron pa ako isa doon, no? Pero, ibabahagi ko na yan doon sa mga katrabaho ko kasi may dalawang machine na ako nagawa. Oh, goods na yun. Sado ng greedy. Sila naman. Yeah. Hanggang dito na lang muna tayo mga kamakina. Blood leak test. Pag nagpas yan. Ayan, pag pumasa na yung test niya. Hanggang dito na lang muna tayo kasi may gagawin pa tayo isang machine doon. Please like, subscribe ka makina vlog. Rafael Vascos, shout out sa iyo. Kay Pongcho Cotamora, April Cotamora, shout out sa inyo. Kay Aging, yung tao ko, ang mason ko yan. Masong ko yan si Aging, yan, nasan ko. Shoutout sa iyo, pati kay Lenlen. Salamat sa inyo. Okay, hanggang dito na lang tayo mga kamakina. Please like and subscribe to Makina Vlog. Sana huwag kayo magsasawa. Bye mga kamakina.